isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako muli si Teacher Jen, ang guro nyo sa araw na ito. Ating tatalakayin ang Aralin 2 sa musika. Ito ay ang time signature. Para sa mag-aaral, ang video lesson na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin itong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din itong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa iyong module, huwag mag-alinlangan konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipan na hindi ka nag-iisa. Umaasa kami sa pamamagitan ng video lesson na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pangunawa sa kaugnay ng mga kompetensi. Kaya mo ito! Simulan na natin! Handa na ba kayo? Bago tayo dumako sa ating aralin, gawin muna natin ang subukin natin. Panuto, ipalakpak ang sumusunod na rhythmic pattern sa dalawang kumpas. Bago tayo magsimula sa ating activity, sundin muna ang aking panuto. Kapag nakita nyo ang larawan na ito, ang ibig sabihin nito ay makinig muna. Ako muna ang gagawa. Pero kapag ito ang nakita nyo, ibig sabihin, sasabayan nyo ako sa pagpapalakpak. Nakuha po ba? Sige, simulan na natin. Pangkat A. Pangkat B. Pangkat C. At pangkat D. Mahusay, mga bata! Dumako naman tayo sa balikan natin. Panuto, ibigay ang tamang bilang o kumpas ng note o res. Ito ay whole note. Ilan ang kumpas o beat ng notang ito? Tama, meron siyang apat na beat o kumpas. Ito naman ang half note. Ilan kaya ang bilang o kumpas ng notang ito? Tama! Ito ay may katumbas na dalawang beats o kumpas. Ito naman ang quarter note. Ilan kaya ang katumbas na bilang o kumpas ng notang ito? Tama! Meron itong isang beat o kumpas. Ito naman ang eighth note. Ilan kaya ang bilang o kumpas ng notang ito? Tama! Meron siyang one half beat o kalahating kumpas. Dumako naman tayo sa res. Ilan kaya ang katumbas na bilang ng res na ito? Tama! Ito ay whole res na may apat na beats o kumpas. Dito naman tayo sa half res. Ilan kaya ang katumbas na bilang o beat ng rest na ito? Tama! Meron siyang dalawang beats o kumpas. At itong rest na ito, ilan kaya ang katumbas na bilang o beat nito? Tama! Ang quarter rest ay may katumbas na isang beat o isang kumpas. At ito naman ang eighth rest. Ilan kaya ang katumbas na beat o kumpas?
tama, mayroon siyang kalahating kumpas o one half beat. Ngayon naman, ating pag-aralan at suriin ang awiting sayaw at awit. Ang awit ay nasa meter na tatluhan o triple. Bawat measure ay may tatlong kumpas. May nakasulat na dalawang numerong magkapatong sa simula ng awit. Ito yung 3-4. Ito ang tinatawag natin na time signature ng awit. Ang rhythmic pattern ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga note at rest na naayon sa katumbas na bilang ng kumpas na nakasaad sa meter at sa time signature. Gumamit ng bar line upang mapangkat ang mga tunog. Ang rhythmic pattern ay mabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng notes at rest na naayon sa kumpas sa nakasaad na measure o sukat. Ang pattern ay nakadepende sa meter o time signature. Ano nga ulit ang measure? Ito ay napag-aralan natin noong nakaraang aralin. Ang measure o sukat ay espasyo sa pagitan ng dalawang bar line kung saan sinusulat ang mga notang bumubuo ng isang awitin. Gumamit ng bar line upang mapangkat ang mga tunog. Halimbawa, papangkatin natin ang mga notang ito gamit ang bar line. Tingnan natin ang time signature. Meron siyang 2-4 na time signature. Lalagyan muna natin ng bilang o kumpas ang mga nota at rest. Ito ay quarter rest, ibig sabihin meron siyang isang kumpas. Isang kumpas, ito naman ay dalawang magkasunod na 8 note. Ang isang 8 note ay may katumbas na kalahating kumpas. Kalahating kumpas, isang kumpas, dalawang kumpas sa half note. Isang kumpas at ang quarter rest ay may isang kumpas. Ngayon, papangkatin na natin ang mga nota at rest sa dalawahang kumpas. Isa, dalawa, lalagyan na natin siya ng bar line. Pagsasamahin natin ang dalawang one half para makabuo tayo ng isang kumpas. At idagdag natin yung isa pang kumpas, meron na tayong dalawang kumpas. Bar line. Ang half note ay may dalawang kumpas, kaya dito na tayo maglalagay ng bar line kasi dalawa na po ang kanyang kumpas. Isang kumpas ng quarter note at isang kumpas ng quarter rest. Meron na tayong dalawang kumpas. Lalagyan na natin siya ng bar line. At dahil ito ay nasa dulo na ng ating system, lalagyan natin siya ng isa pang bar line. Ito ngayon ang tinatawag nating double bar. Ngayon, bibilangin natin kung ilang measure meron ang ating first system. Sabayan niyo ako. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, ang rhythmic pattern na ito ay may apat na measure. Ano naman ang time signature? Ang time signature ay ang sign na parang may numerator at denominator. Mahalaga ang time signature dahil ang time signature ang ginagamit na batayan upang maisaayos ng wasto ang pagpapangkat ng mga notes at rest sa isang measure. Ang upper figure ay nagpapakita ng bilang ng beats o kumpas sa isang bar. Tandaan natin ang beat o kumpas na mayroon sa mga nota. Ang quarter note ay mayroon isang beat o kumpas. Ang half note ay may dalawang beats o kumpas. At ang whole note ay may apat na beats o kumpas. Tingnan natin ang rhythmic pattern na ito. Meron siyang 4-4 na time signature. Tawag natin dito o ang basa natin dito ay 4-4. 4-4, ibig sabihin sa bawat bar ay meron siyang apat na beats o kumpas. Lalagyan muna natin ng bilang o kumpas na katumbas ang bawat nota. Sa, dalawa, dalawa, sa, dalawa, apat. Ngayon, papangkatin na natin ito gamit ang bar line na meron siyang apat na beats o kumpas sa bawat measure. Sa, dalawa, tatlo, apat. Dahil apat na ito, lalagyan na natin siya ng bar line. Sunod naman, dalawa at saka dalawa, so apat na ito. So lalagyan na natin siya ng bar line. Isa, isa at dalawa
ay apat na. So, meron siyang apat na kumpas. Lalagyan na natin siya ng bar line. Ang nasa dulo ay whole note. Meron siyang apat na kumpas. So, apat na ito at lalagyan na natin siya ng bar line. Dahil ito ay nasa dulo na ng isang system, gagamit tayo ng double bar. So, dadagdagan pa siya natin ng isa pang bar line para maging double bar. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang rhythmic pattern. Meron siyang 3-4 na time signature. Ibig sabihin, sa isang bar ay meron siyang tatlong beats o kumpas. Lagyan na natin ng bilang o kumpas ang bawat nota. Isa, 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 dalawa, isa, 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 dalawa. Ngayon, pangkatin na natin ang rhythmic pattern na ito sa tatluhan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na, so lalagyan na natin ng bar line. Pagsamahin natin ang dalawa at isa, meron na tayong tatlong kumpas. Lalagyan na natin siya ng bar line. Next, isa, dalawa, tatlo. So tatlo na ito, lalagyan na natin siya ng bar line. At ang dalawang nota na may katumbas na isa at dalawang kumpas, so meron na tayong tatlong kumpas. So lalagyan na natin siya ng bar line kasi ito ay meron ng tatlong kumpas. At dahil ito ay nasa huli, so lalagyan pa natin ng isang bar line para maging double bar. Dumako naman tayo sa rhythmic pattern na 2-4. Ibig sabihin ito, ang bawat bar ay may dalawang beats o kumpas. Bilangin na natin ang katumbas na bilang o kumpas ng bawat nota. Isa, 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 dalawa, dalawa. Pangkatin na natin ito sa tig-dalawang kumpas. Isa, dalawa, meron na tayong dalawang kumpas, so lalagyan na natin siya ng bar line. Isa, dalawa, dalawang kumpas, so lalagyan natin siya ulit ng isa pang bar line. Dahil ang half note ay meron ng dalawang kumpas, so lalagyan na natin siya ng bar line. Dalawa ulit, so lagyan na natin siya ng bar line. At dahil ito ay nasa hulihan na ng ating pattern, so dadagdagan pa natin ng isa pang bar line para maging double bar. Tandaan natin, ginagamit ang bar line upang mapangkat ang mga tunog. Sa time signature, ang lower figure naman ay nagpapakita kung anong uri ng note na ginamit sa measure ng beats. So halimbawa, sa 4-4, meron siyang quarter beat. At sa 2-4, meron siyang dalawang quarter beats sa isang bar. At sa 3-4, meron siyang 3 quarter beats sa isang bar. Ito ang time signature na 4-4. Yung figure na nasa taas, ito yung bilang ng beats. At yung figure na nasa baba, ito yung uri ng beats. Tandaan, ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang mga nota at rest. Ito ay binubuo ng mga sukat na naaayon sa nakasaad na meter o time signature. Ang dami ng sukat ay nababatay sa haba o ikli ng awitin. Ang nota ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Ang mga nota at rest ay may kaukulang halaga na nakatutulong sa pagbuo ng mga rhythmic pattern. Kaugnay nito ang time signature na pinagbabatayan ng wastong paglalagay ng mga nota at rest. Ngayon naman, dumako tayo sa pagyamanin natin. Ito ay makikita sa inyong self-learning module. Panuto, pag-aralan at suriin ang awiting sayaw at awit. At sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1, ano-anong uri ng note at rest ang ginamit sa awitin? Number 2, ilan ang bilang ng kumpas sa bawat measure? Number 3, ano ang nakasaad na time signature sa simula ng awit? Number 4, paano nabuo ang rhythmic pattern sa bawat measure? Number 5, ano ang inilagay o ginamit upang mapangkat ang mga tunog? At isa pang gawain sa pagyamanin natin, panuto, tukuyin at isulat ang rhythmic pattern na matatagpuan o ginamit sa awiting sayaw at awit. Ang gagawin dito ay kokopyahin mo lang o kaya iguguhit ang mga nota. Ayan, activity time na tayo.
Ito ay makikita sa inyong self-learning module. Sa pagyamanin natin, panuto, gamit ang bar line, pangkatin ang mga note at rest ayon sa time signature. So, nandyan sa inyong modules kung ano yung nakalagay na time signature. Sa tayahin natin, pag-aralan ang awit na deep and wide, lagyan ng kaukulang bilang ng kumpas ang bawat note at rest ng awitin. Ayan, natapos na naman natin ang isa pang aralin sa musika. Naway, marami kayong natutunan sa ating aralin. Muli, ako si Teacher Jen, nagsasabing paalam hanggang sa susunod na aralin.